Welcome back sa ating channel, Pambansang Kalbo. Sa araw na ito, ang ating pag-usapan tungkol sa standing benefits than seating. Alam nyo ba mga katropa na ang human brain pala, mga katropa, na kapag nag-focus yan sa isang pass or sa isang tao in 7 to 10 minutes only, mga katropa. So, 7 to 10 minutes, dyan lang pinaka-pick up ng ating focus sa trabaho, sa isang tao o meeting, maybe before than loss, mga katropa. So, probably, dapat yung pinaka... So, probably, dapat yung pinaka-umpisa ng gagawin mo, mga katropa, dapat nag-ready ka na para kung lumampas man ang 10 minutes, kung doon pa rin ang focus mo. Ayan, mga katropa. At alam mo ba na yung pagtayo mo pala habang nagtatrabaho ay, mga katropa, on the computer ay nakapag-increase ng yung productivity and you make you more than focus. So, ibig nating sabihin dyan, mga katropa, kinakailangan habang ikay nakatutok sa isang computer, make sure, ayan, na hindi ka lang all the way nakaupo dahil na nakakabawas yan ng ating productivity at tayo rin pag may time. Alam nyo ba mga katropa na ang standing while working is actually healthier than sitting, kasi kapag pala tayo nakaupo ng mahabang oras, let's say for example 8 hours ang trabaho mo tapos nakaupo ka ng 7 hours, yung 1 hour mo, mga katropa, yun lang pag-inom mo ng tubig, punta ka sa banyo. Sa banyo, pagbili mo ng lunch, mga katropa, nakakaloka. Yan kasi it's very dangerous sa ating mga health. Pero very few people lang aware of this, na yung major health danger. Ayan, kapag ikaw nakaupo ng buong maghapon ay na-eliminate yan just by standing. Kaya stand by a minute, mga katropa. Kaya mag-stand by tayo. Ayan, kaya tayo kapag may time. Ito yung possible na makakuha na mga disease or sakit kapag ikay laging nakaupo. Isa na dyan yung obesity or yung pagiging overweight mo, mga katropa. Siyempre, wala nang nakaka-born. Nakaupo ka lang maghapon, heart disease yan. Meron ding cardiovascular disease, mga katropa. At yan ang possible na makuha mo just for sitting for very long hours while working, mga katropa. Alam mo rin ba kapag tayo'y umupo ng 6 hours a day, nai-increase din yung risk natin of dying, nakakatakot, of dying in the next 15 years ng 40% higher than doon sa mga taong nakaupo lang ng 3 hours per day. Kaya sa lahat po dyan, especially yung mga driver, nako, hindi humihinto yan habang may pasahirong driver, nako, hindi humihinto yan kapag may mga pasahirong sumasakay dyan. Kaya mga driver dyan, kapag nag-jingle ka na, huwag mong pigpigilan, tumayo ka rin at saka straight mo yung mga binti mo, dahil maghapon yan nakaganyan. Ganon din po yung mga nasa opisina habang hapon nakaupo, mga katropa. Pero syempre, sinasabi natin naka-increase ng productivity at focus. Productivity at focus na yung pagtayo, alam mo na eh, all the way ka nang nakatayo, kasi iba rin talaga yung ano, yung trabaho na kailangan mong tumayo maghapon. Mahirap rin yun, ha? Kailangan talagang balance, na especially sa mga sales lady dyan ng taon,
at saka yung mga manong guard na kinakailangan talaga nakatayo pag nagtatrabaho. So, kinakailangan mga katropa, we should alternate sitting with standing. Diyan di pwede all the way nakaupo, hindi rin pwede all the way nakatayo kasi masakit sa likod at saka nakakabarikos bin ka pa, mga katropa. Kaya kailangan balance lang. Alam mo na rin mga katropa, no, kung kinakailangan mo nang tumayo at umupo kapag nakakaramdam ka na masakit yung balakang mo, masakit ang likod mo, masakit ng binti mo, that's the time na kailangan mo nang mag-stretching kapag ikay nasa work. At yung pinag-usapan natin sa araw na ngayon, sana nakapagbigay din ako ng kunting kalaman sa mga katropa o mga subscriber natin o di kaya mga viewers. Don't forget to subscribe my channel, Pambansang Kalbo. Thank you.